Kuha ito sa Italianong si Giacomo Filibeck, Deputy Secretary General ng Party of European Socialists sa Bureau of Immigration sa Mactan, Cebu International Airport nang harangin siyang makapasok ng bansa kahapon. Dadalo dapat si Filibeck sa Akbayan Party List Congress sa Cebu pero dahil daw sa pakikialam sa politika sa bansa, inilagay sa blacklist si Filibeck. Ayon sa Bureau of Immigration, nilabag ni Filibeck ang isa sa mga kondisyon sa mga turista na papasok sa bansa. The records of the Bureau indicate that his inclusion in the blacklist was because of his engaging in partisan political activities, which is forbidden for tourists, as this is a violation of the country's immigration laws. Sa isang statement, sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na karapatan ng pamahalaan na huwag papasukin ang mga dayuhan na nakikisali sa partisan political activities. Sinegunda nito ng Malacanang. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, alinsunod sa international law ang aksyon ng Bureau of Immigration. In international law, it is always a sovereign decision whom they wish to allow into their territory. So we are not obliged to allow anyone into our territory if we do not want them in our territory. Matapos harangin sa airport, inabisuhan si Filibeck na sumakay sa unang flight palabas ng bansa, lulan ang eroplanong naghatid sa kanya sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, Linggo ng hapon nang makalabas na ng Pilipinas si Filibeck. Magugunitang noong Oktubre 2017, kasama si Filibeck sa fact-finding mission na nagpunta sa Pilipinas para suriin ang umano'y nakakaalarmang bilang ng mga napatay sa anti-drug operations ng Administrasyong Duterte. The method chosen by this government, the method chosen and advocated for by President Duterte is not correct. Allowing the violation repeatedly of human rights, of human dignity, killing thousands of people, among those minors, has very little to do with the war on drugs. Umani ito ng galit ni Pangulong Duterte. Pangihimasok daw ito ng European Union o EU sa mga domestic o pansariling issue ng Pilipinas. Nilinaw noon ng EU na wala itong kaugnayan sa grupo nila Filibeck pero hindi napakalma ang Pangulo. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Filibeck. Pero sa inilabas na pahayag ng kanyang partido na PES, mariin nilang kinondena ang nangyaring pagdetine kay Filibeck. Ayon kay PES President Sergei Stanishev, hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa kanilang political representative. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na isang banyaga ang na-deport dahil sa politikal na dahilan. Malinaw raw na ang motibo sa likod nito ay ang paglaban ng kanilang partido sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Malinaw rin daw na hakbang ito ng Pangulo para patahimikin di umano ang mga kumukondena sa kanyang pamamalakad. Hindi raw sila pasisindak at itutuloy pa rin nila ang kanilang pagkondena sa pamamalakad ng Pangulo sa Pilipinas. Sa isang statement, kinondena ng Akbayan Party List ang hindi pagpapapasok kay Filibeck sa bansa. Makikita raw sa insidente na paranoid daw ang pamahalaan sa pagtatago raw sa mundo ng epekto ng war on drugs. Jessica, hindi ito ang unang pagkakataon na may isang foreigner na pinalis sa Pilipinas dahil di umano sa pag-engage o pagsali sa isang political activity o partisan political activity. Noong 2013, ay isang Dutch activist ang na-deport naman matapos makita o makuha ng sa video at saka sa mga larawan na pinagagalitan niya o sinisigaw-sigawan niya ang sa isang rally ang isang miyembro ng PNP. Jessica. Naalala ko yung case na yon, no, Cedric, nung previous administration yon at sumali yung foreign national na yon sa isang kilos protesta. Pero dito sa kaso ni Filibeck ngayon, meron bang specific charge o basta sinabi lang na he cannot enter the country o parang undesirable siya? Parang ganun ba? Ano bang specific na charge na or accusation na iniharap laban dito kay Filibeck? Specific charge, Jessica, walang nabanggit ang Bureau of Immigration. Ang sinabi lang is very clear na nasa blacklist siya o sa blacklist, binigyan siya ng, pinatawan siya ng blacklist order itong si Filibeck, sa Filibeck dahil dun sa di umunin niyang
pag-criticize sa Duterte administration noong October 2017. Sabi kanina ng Bureau of Immigration sa atin, hindi daw ito utos ng palasyo. Ito raw ay galing sa isang agency, although hindi natin nalinaw kung anong agency ito. Pero ang proseso daw dyan is merong agency na magre-report sa Bureau of Immigration na itong isang foreigner na ito ay may nilabag na immigration laws dito sa Pilipinas sa case nitong si Philibec kaya di umano sumali siya sa isang partisan political activity and then i-verify daw yan ng Bureau of Immigration and then yun nga inilabas ng immigration yung blacklist order kay Philibec and then ito ay nag-reflect doon sa kanilang system nung dumating si Philibec kahapon sa Cebu, Jessica. Kasi previous to this, no, Cedric, nagsalita rin ang Pangulo against yung mga ICC investigators naman. So hindi kaya they took the cue from that statement of the president kaya ginawa ito ngayon kay Philibec. Although sinabi mo rin sa report mo na previous to this may record na itong si Philibec na nandito sa Pilipinas and he openly criticized itong campaign or drug o campaign or war against drugs ng Pangulo. Yeah. Wala tayong kopya, Jessica, nung papel mismo mula sa Bureau of Immigration, ano, yung order na nagsasabi na nasa blacklist o blacklisted na itong si Philibec. Although kung titingnan mo yung timeline, yung pag-criticize si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga members ng ICC na sinasabi niya, pag dumating kayo dito sa Pilipinas, ay ipapa-arrest o kayo if kayo ay mag-investigate. At ikukumpara natin doon sa situation naman ni Philibec, which happened a few months ago, October 2017, ay masasabi natin kung timeline ang pagbabasihan natin, Jessica, is medyo hindi siya connected. But then again, hindi nga natin nakita, Jessica, yung actual order mula sa BI o sa Bureau of Immigration para sa pagkaka-blacklist dito kay Philibec, Jessica. Mm-hmm. In any case, Cedric, baka mag-set na ito ng, is it correct kaya or safe to assume na from here on, parang magiging template ito sa lahat ng mga foreigners o foreign nationals na sa tingin ng gobyerno ay nakikialam o critical sa administrasyon ngayon. Cedric? Ang sabi ng Bureau of Immigration, yun ang kanilang mandate. Kapag may agency na mag-report sa kanila, balikan natin yung case nung 2013 na may police na may Dutch activist na sinigaw-sigawan daw yung member ng PNP doon yun sa rally kontra naman ng dati Pangulong Noynoy Aquino, no? Ni-report ng PNP yung Dutch activist, inakyat sa Bureau of Immigration yung report, verify and then nilabas nga yung blacklist order laban doon sa Dutch activist. Ang sinasabi ng Bureau of Immigration is mandate nila ito. Itong basta may ni-report, i-verify nila, and then they will see kung dapat nga na i-blacklist yung isang naturang foreigner, Jessica. Mm-hmm. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.